So hi guys, ito na talaga yung condition ng skin ko after 7 days. So yun guys, wala akong ginagamit na kahit anong moisturizer o kahit ano sa face ko, basta. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Kyle. Yana. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, just click the subscribe button para ma-update ka sa mga videos ko. So yun na nga. 1 month ago, I have very clear skin. Because gumamit ako ng Rejuve. So yon, enjoy ko ang clear skin ko. Then yon, tuloy pa rin ako sa mga skincare routine ko. Tapos, gumamit ako ng exfoliator na. So yun, gumamit na ako ng Rejuve. Hindi ko na sabihin ko yung Rejuve na yun. Pero effective naman siya. Kasi nga lang masyado kong na-damage yung barrier ng skin ko. After ng Rejuve na yun, para mapanatili yung smoothness, gumamit pa ako nitong yan. Same times. So, alam niyo naman yung beats nito, napaka-harsh skin care. Lalong nilipis yung barrier ng skin ko. At nagkaroon ng chance yung fungi o fungus na lalong mag- fiesta sa skin ko. So yun guys, binaliwala ako na ako kasi akala ko konting bumps lang kasi normal naman na nangyayari yun sa skin ko. So, nag-focus pa rin ako dun sa skincare routine ko na matagal ko na ginagamit. Kinagamit ko pa rin to. Tinuloy ko pa rin yung paggamit ko dito. Alam na ito yung nagpa-worsen dun sa fungal acne ko kasi diba, fermented rice to. Eh, yun yung gustong-gusto ng malassezia skin natin. Na parang pinifeed niya yung malassezia fungi sa skin natin. Yeah, parang lalong dumadami yung bumps sa skin ko. Yeah, hindi ko alam na nakakatama pa, nakita ko lang sa research ko. Then, binaliwala ako kasi akala ko mawawala pa rin yun. So, tuloy pa rin ako. Ginamit ko rin itong aloe vera. Matagal ko na itong ginagamit sa face ko tuwing gabi. Tapos every pagkakagising ko, tuwing gumagamit ako nito, lalong dumadami yung bumps. Yun pala, meron tong ingredients na fatty acid, which is polysorbate. Pero lahat naman ako nandito, beneficial siya sa fungal acne. Pero meron siyang ingredient na isa na polysorbate na lalong finifeed yung malassezia folliculitis. So yun. Kaya pinigil ko rin yung paggamit ko nito ng 1 week. Guys, may nabasa ako na para mamatay yung malassezia folliculitis skin natin. Kikit nyo daw yung skin nyo na dry. Yung oily, wag yung namamawis kayo. Dapat dry lang siya. Kaya napag-decision lang ko na gumamit ako ng pulbo. Ay! Putang ina mo! Ginagawa mo! Parang sabi ko, kahit mag-skincare man ako, tuloy ko pa rin itong mga skincare na ito. Ito. Pero nakapulbo naman ako, tuloy ko pa rin ito. Baka okay na kasi dry naman yung skin ko kasi napulbo. Pero lalong nag-worse kasi lalo nang nakaklag yung pores ko. Kaya itinigil ko rin yung paggamit ko ng pulbo. Bali, itinigil ko ito lahat. Ito, lahat tinigil ko yan. Wala talaga akong pinamit sa face ko. Kasi nag-search pa ako. Ano talaga makakapatay ng malassezia. So yun guys, nagkaroon ako ng malassezia folliculitis sa skin ko, which is fungal acne. Ang malassezia folliculitis, nabubuhay talaga sila sa ating skin barrier. Na-search ko lang. At saka dito sa ating scalp, dito sila nabubuhay. Yun nga lang, pag numipis mong barrier ng skin nyo, sakalang sila magiging masaya. So, na-search ko, ang makakapatay lang pala sa malassezia folliculitis ang makakabawas sa malassezia fungi ay yung parathion zinc. Yun daw yung makakill sa malassezia folliculitis. So, na-search ako ng mga products na merong ingredients nun. So, ang nakita ko ito.
head and shoulders. Kaya pala, anti-dendrop shampoo to. Kasi di ba, malasisiya. Fungal, nakatira siya dito. Siya na nagkakas ng dendrop. Kaya meron siya nag-dendrop na paano makapatay siya sa malasisiya na nagkakas ng dendrop at fungarap. Peritiron. Basta yun. Ito, safeguard. Sa ingredients na gano'n. Ipapakita ko na lang mamaya at hindi nyo makikita sa kanan. Oo nga pala guys, kaya rin nag-trigger yung malasisiya sa aking face after ko mag-exfoliate. So yun, clear skin na ako, diba? Kagagamit ko lang ang energy. Tapos naisipan ko mag-workout. So yun, tapos ko tumatagaktak mula dito hanggang dito. Tapos ang tulong-tulo sila dito, siguro meron akong dendrop or malasisiya dito sa aking scalp. Tapos iba dahil nga sa sweat. Pumunta sila dito, siguro kasama sila ng pawis. So habang nag-workout ako, dumadali sila sa face ko. Siguro. Kaya siguro, pumunta dito yung fungal. Yung fungal. Kasi nakadiri yung ano yun. Pero feeling ko yun yung nag-trigger kasi mahilig din yung malasisiya fungal sa sweat. Tapos yes, din sila sa sweat, sa oil, sa... Basta, ang ginamit ko ito ng 7 days ng safeguard. At isa pa sa mga research ko na nakakapatay dun sa malasisiya na follicles o nakakatulong maalis sa ating skin ay itong Bentonite clay. So, wow! Ilalagay ko na lang dito kung paano paggamit ito. May ginawa akong separate video kung paano mag-mix nito. Nahaluan ko siya nitong apple cider vinegar. So ang paggamit ko nito dun sa 1 week treatment ko ng malasisiya o fungal acne ay every other day at every night. So hindi, sa pagkita ko sa inyo ba nang paggamit, hindi, i-discuss ko lang sa inyo paano paggamit ko sa inyo, nakita. Pagising ko, maghilang sa agad ako nito. Safeguard, massage. Basta may mga bumps. After nang, nagagamitin ko ito. Sa face ko, as cleanser. Konti lang sa mga bumps. Hindi, ginagamit ko ng Bentonite clay. Tsaka ito, every night lang. Tapos every other day. Yun lang. Flow nila. Kasi dati, sobrang dami ito. Parang yung mga whiteheads. Na pagka, magkaka-size sila eh. Whiteheads na magkaka-size. Sa mga wisa ko. Tapos pumpok-pumpok, ano dito. Tapos na whitehead siya na pag dinanong mo, madali siyang mapag. Yun yung tumubi sa aking face. Tapos sobrang dami nila at naglabasan lang sila overnight, isang gabi, gano'n na agad. Kadami. Kasi gusto ko itry niya talaga kung talaga yung fungal acne kasi swear, magagaling mo dito. Huwag kayong tagamit ng kahit anong moisturizer. Basta yun.
darling.